matter where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top, that's where. Okay, magandang araw muli sa lahat po na nakikinig sa Katropa Radio ng TWWD Armed Forces. Of course, dito pa rin tayo sa Alamino City, Pangasinan, kung saan po Doctors on Wheels. Ito po yung medical mission na pinamumunuan po ng Sogo Cares, Generic Pharmacy, Kiwanis, and of course, Sidger Mega Manila at Papi. Si Ate Esther po, Ate Esther Estrella Gallardo, siya po yung president ng Sidger Mega, at syempre yung papi din po. Bati muna po kayo, Ate Esther, sa ating po mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay narito ngayon sa napakit na lugar, magdaos po ng isang medical mission sa aming pong inisiyatibo, Sidger Mega Manila, at ang main po na gumaganap po ng medical mission nito ay ang Sogo Care sa kanilang Doctors on Wheels. Okay, Ate Esther, ano po ang partisipasyon ng Sidger Mega Manila rito? Ito po ay nang malaman namin na ang Sogo Care ay naghahandog ng libreng medical service, naisipan po namin na dito humiling sa kanila na magdaos ng medical mission sa pamamagitan po ni yung may-ari po ng Island The Nest Hotel, yes, na si Gerlin Enorme. At sila po ng aking PRO na si Nolly Liwanag ay nagtulong kapagkatapos ko pong sulatan ang Sogo Cares. At ito nga po, narito na po tayo ngayon. Opo. At Esther, bakit po napili nyo ang Alamilis ng Pangasinan? Madami na po kasi kaming naganap na medical mission sa Luzon, sa iba pong lugar. At nang nagdaos po ang Red Cross ng concert dito sa pamamagitan po ni imbitasyon ni Joel Adriano, ang regional chairman ng SIDEP, nagandaan po sa lugar at gusto po namin uling bumalik. At ito nga po, nang magkaroon ng pagkakataon na mayroon po medical mission, ay sinamantala na po namin at here we are again. So ano pa po yung mga future project po ng Sidger Mega Manila na mga katulad po nito? Mayroon pa pong nakatakda na sa Bulacan at sa Laguna. Alapat pong fixed date pero approved na po sa
So, who cares? Ayun. Kasi po naman pinagpapasalamat. At minsan pa ay kami pong mga media sa Yorn at ang Papi, Central Luzon po, ay muling magkakasama-sama upang i-cover po ito. At siguro po makapaghandog pa ng iba pong ganito ng servisyo sa iba pa pong lugar, lalo na sa may kalayuan sa mga sentro. Ayun, alam po, napakaganda naman po ng mga project. At syempre, Mega Manila, Sidejourn Mega Manila. Yan po, napakasipag po ng Sidejourn Mega Manila sa pamumuno po ni Ate Esther, Rapi Rico, at syempre, Terry Alpa, yes. Cathy Cruz, at saka Presi Lazaro, yeah. Noli Liwanag, El Sorara, sino pa Ate Esther? Baka may malimutan ako magtampo. Nora Gamolo. Nora Gamolo, yes. At Jimmy Kamba. Yes. Sino pa? Si Ben. Si Mel. Okay, at sa lahat-lahat po ng Sidejourn. Saan man silang lugar, yung pong Tarlac, si Bonnie, Sidejourn Tarlac. At syempre, Sidejourn Bulacan, Simon Lazaro. Ayan, kita nyo, nagsama-sama po rito para po sa serbisyo publiko ng mga kababayan natin sa Alamino City. At Esther, yun na lang pong huling mensahe nyo po para po sa mga nakikinig. Yes. Mga nakikinig po sa programa ni Terry Alpa, patuloy pa po yung makinig at nang kakabalita po kayo ng kung ano-ano po mga kaganapan dito po sa asyensya, teknolohiya, sa mga AFP po natin, yes. At kung ano-ano po po. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Yes. Maraming salamat Ate Esther at good luck at mabuhay po ang Sidejourn Mega Manila, Papi at lahat po, Sogo Cares at lahat po ng mga sponsor na nandito po ngayon. Ito po si Terry Alpa, ang inyong katropa para po sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa sa DWWD Katropa Radio ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po. Mabuhay! Okay, magandang araw sa lahat po ng tagapakinig sa Katropa Radio ng DWWD Armed Forces Radio. Kasalukuyan po ay nandito pa rin tayo sa Alamino City, Pangasinan, Doctors on Wheel. Ito po yung medical mission na pinamuhunan po ng Sogo Cares at syempre supportado ng Sidejourn Mega Manila at mga iba pa pong mamaya babanggitin po ni Ma'am. Ma'am, pakilala muna po kayo. Ako po si Inay Salavente. Ako po ang Public Relations Supervisor ng Hotel Sogo. Sa ngayon po, ako po ang Project Head ng mission na to, ang Doctors and Nurses Program ng Hotel Sogo. Okay, ma'am. Sa ngayon po, nandito po tayo sa Alamino City, Pangasinan. Ano po yung mga nagiging kaganapan po dito ngayon? So ngayon po, nabibigay po kami ng free na medicine at free general check-up and consultation ng mga doktor po. Libre po ang mga gamot dito pagkatapos po nilang ibigyan ng prescription ng mga doktor. Pupunta lang po sila sa ating mini pharma at libre po nilang makukuha ang mga gamot at vitamins kung ano po yung nilagay ng mga doktor doon sa prescription pad nila. Okay po. Yung mga kanina po nabanggit ko, may mga sumusuporta po sa inyo. Number one na nga po yung Sidejourn Mega Manila at Papi. At yung pa pong mga iba katulad po ng Kiwanis at ng Island Nest. Ano po yung mga naging participation po nila dito? Sila po ang pumukup sa amin dito, yeah, sa Alamino City. At ang Kiwanis naman po ang nag-organisa kasama ang LGU, ang local government ng Alamino City Pangasinan para sa matagumpay na mission na ito. Okay, ma'am. Sa ating pong mga kababayan, pag binanggit po yung Sogo, hindi po mag-iisip na mayroon po palang mga ganitong gawain, mga serbisyo publiko. Kailan po nagsimula ito pong pagbibigay niyo po ng serbisyo sa ating mga kababayan? Sa totoo lang po, ang serbisyo publiko na binigay ng Hotel Sogo ay nagsimula noong pang ginawa ang Hotel Sogo. I think mga 1994, nagsimula po kami sa pagbibigay ng mga linis, ng mga grocery items sa mga nasalanta. At sa ngayon po, ang bago namin proyekto na ginawa noong November 2015 lang, ang medical mission, naging successful naman po siya. Noong last 2016, nagkaroon po kami ng 53 medical missions nationwide po. At sa ngayon po naman, 2017, meron na po kami, nasa bilang po, meron na po 16 na medical missions. Okay. Sa ngayon po, bakit niyo po napili itong lugar na to, Alamino City? Ang Alamino City po kasi ang lugar na talagang napakaganda po. Okay. At sa tingin ko po, kulang din po ng suporta ng mga private companies.
like sa amin po para magbabigyan ng tulong mga indigents. Marami po kasi mga indigents dito sa Alaminos, Pangasinan. At gusto po namin matulungan at maisa publiko na tulungan din po ng mga ibang mga kumpanya. Ayun. Sa ating pong mga nakikinig po at nakakapanood sa inyo, saan naman po yung mga susunod niyo pong mga proyekto po? After po nitong medical mission, sa linggo po magkakaroon po kami ng medical mission sa Liliw, Laguna. Kasama naman po ang mga grupo ng mga ubi-gyni doctors. Magbibigay po kami ng mga free na pap smear, free na ubi-gyni check-up po sa mga babae. Ayun. So ma'am, sa huling mensahe na lang po para po sa ating mga nakikinig, lalo na po yung ating mga sundalo, mga magsasaka at lahat-lahat na po. Go ahead ma'am. Kami po ang Hotel Sogo, handa po kami tumulong sa kahit ano pong klaseng organisasyon, LGU, at mga komunidad po na nangangailangan po ng tulong. Sa totoo lang po, nagbigay din po kami ng tulong sa mga armed forces. Yes. Nagbibigay po kami ng wheelchairs at crutches po. Twice a year po sa Armed Forces of the Philippines Medical Center. Ayun, alam ko po na talaga pong nakasuporta po kayo sa ating mga sundalo. Okay. Ever since po ang Sogo po talaga. Talaga yes. Po, bilip po kami kasi sa mga sundalo din natin. Napaka-sipag at napaka-brave po nila sa pagtulong sa ito sa ano. Ayun, maraming salamat po ma'am. Sana po sa mga susunod niyo pong mga medical mission, nandun pa rin po ang Sidejourn Mega Manila para suportahan po kayo palagi. Thank you po ma'am at mabuhay po ulit. Maraming salamat po sa Sidejourn po at sa para po. Yes ma'am, ito po si Terry Alpha, ang katropa ng DWWD Armed Forces Radio. Thank you po ma'am. Okay ma'am. Okay, magandang araw po. Dito pa rin po tayo sa ito pong lugar na ito ng Alaminos po. At kasama po natin si Sir Ping Lopez. The President of Kiwanis Club of Mandan Island. Ayun. So sir, ano po yung masasabi nyo ngayon sa mga nagiging kaganapan dito? Pagkakumpuan, masaya-masaya kami na mga Kiwanians. Ito ay gracia na nanggaling sa Panginoon. At marami tayong matutulog na mahihirap. May mga sakit, nabibigay ng gamot. So kayo po ay puso nagpapasalamat sa inyo. Lalo yung mga nasa Sugo at sa mga journalist. Yes, Sidejourn Mega Manila. Mega Manila. Yes. So yun ay nagdala dito ng mga doctors. So sir, ibig sabihin, hindi lang ito, marami pa po kayong mga project na medication. Yes, kami po ay tumutulong sa mga marginalized mga bata na mahihirap, sa mga barangay-barangay, remote barangays. Kami po ay nag-pipeeding ng mga bata na kapuspalad at nagbibigay din ng mga gift-giving sa kanila. At kami po ay nag-bilab environment din. Nagtatanim kami ng mga punong kahoy. Ayun, ang galing. At saka yung makawan, opo, yung mangrove, meron kaming tinataniman na na-adapt na ilang hektare dyan sa barangay Sabangan. So yun ang ginagawa ng mga Kiwanis. Yes. Sir, final message na lang po para sa ating mga sundalo na nakikinig po sa inyo ngayon. Kasi po, tayo po'y nasa DWWD Katropa Radio ng Armed Forces of the Philippines. Go ahead, sir. Yes, ma'am. So, ang masasabi ko lang dyan sa inyo, mga brothers natin na nandyan sa mga military, tayo po ay magtulungan sa lalo-lalo sa kalikasan. Mga bata na kapuspalad mga mahirap dapat tayo na mayroon kunti i-share natin sa kanila para sila din ay masayang-masaya ang kanilang buhay. Yes, okay. Good luck po at mabuhay po ang Kiwanis. Maraming yes, salamat din po. Yes, okay. Thank you po, sir. Okay, at ngayon po, ito po, isa po sa doctor natin na nagbibigay po ng consultation. Yan po sa bata, ang cute ng baby. Ayan po sila. Okay, at syempre yung ating mga pasyente, nandito po sila. Okay, tayo po yung magbabalik.
Okay, muli tayong magbabalik dito po sa Alaminos kung saan po Doctors on Wheels serving Alaminos City, Pangasinan. Kasama po natin mula po ito sa Tarlac, si Mr. Bonnie Dakayanan. Mr. Bonnie, kayo po ay napapakinggan ngayon sa Katropa Radio DWWD ng Armed Forces of the Philippines. Ano ba yung iyong mga outlet ano sa ngayon? Well, ako po ay kabilang sa mga media practitioner ng buong Central Luzon at kasabi po ako ng PAPI, Publishers Association of the Philippines Incorporated, at ako po yung regional chairman ng PAPI sa Region 3. Ang ginagawa po namin marami, katulad ng mga paggawa ng maraming activities, kasali din po kasi ang PAPI sa naturang tinatawag nating pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa peace and security. So we joined the Bantay Bayanihan. Before, ang Bantay Bayanihan po ay nakatuon po sa pagpapa-implementa ng AFP. Wow, ang galing! Oo, okay. Pagpapa-implementa ng AFP ng IPSP. And that IPSP is internal security, internal peace and security plan ng national government. And vision nila is para sa pagpaplano ng peace and security. Yes. Ibig sabihin, ang kapayapaan at seguridad ng buong pamayanang Pilipinas. So ito, ibig sabihin, ito yung party ng bayanihan. Yes. Ayan, so, napakaganda. Party po ito, part din ito ng bayanihan. Okay. Ngayon po kasi, sa Pangulong, sa past president yun, ni Pangulong, Pangulong Pinoy. Oo. Ni Pangulong Benigno Aquino and now is Pangulong Duterte. Yes. Ang sa kanya naman po is Kapayapaan 2022. Ayun. Okay. So ipinagpatuloy po niya yung peace and IPSP. Yes. Kaya lang pinalitan po nila at lalo nilang pinalawakan. Lalo nilang pinaigting. Lalo nilang pinagyaman. Yes. Yung tinatawag natin pagpapa-implementa ng peace and security. Yes, sa ating bansang Pilipinas. Yes, siguro sa mga future project ninyo ay kailangan maimbitahan mo ako para ma-coverage natin kung ano yung nagiging kaganapan. Alam po ninyo, ma'am, magkakaroon po tayo ngayon ng activity ng PAPI. It's a joint activity of the PAPI and the Bantay Bayanihan sa Kapayapaan. Yes, ang ganda sa Kapayapaan yan. And that will be on May 5, yes. 6, and 7. Gagawin po natin ito sa RMTU, sa Ramon Magsaysay Technological University, na ang ating magiging mga panauhing magsasalita ay buhat pa sa national level. So ito yung gagawin sa Subic ba ito? Hindi po, sa Iba Sambales po. Iba Sambales. Oo, sa RMTU. Okay. So yung pong activities na yon, nakatalaga po at ang mga participants po ninyo ay dahil seminar po ito eh. Seminar workshop siya. Ang mga participants po dito ay multi-sectoral. Yes. Kasama po ang media, tayo, mga media, kasama po ang mga civil society organizations, kasama po ang mga NGOs, ang mga civic organizations, at saka iba't ibang ahensya po ng gobyerno, especially the AFP and the PNP. Yes, wow. So, magkakatuwang po nating ibahagi yung ating kaalaman upang nasa ganun, makabuo po tayo ng isang pundasyon na malamang ay ito po ay magiging solusyon upang nasa ganun, makamtan natin ng total peace and security in the whole country of the Philippines. Yes, napakaganda naman yan. Opo. Oh, ngayon, Sir Bonnie, ano po naman ngayon ang ginagampanan nyo ngayon dito sa nagaganap na medical mission? Yes, nakiisa po tayo dito sa activities na ito upang nasa ganun, sa ilang aspeto. Una, pagpapalaganap po ng impormasyon after the activity, during and after the activity. And then, sa pagpapalaganap din po ng mga tamang impormasyon, pag nasa ganon, ito po kaya kanina tinatanong nyo ako nakikipag-usap sa ating kliyente, participant, yes. Binibigyan po po sila ng mga paunang mga salita. Ayun. Kung paano mabuhay ng masaya. Ayun, at napansin ko mga senior citizens yung inerebo. Kung paano mabuhay ng masaya. Oo, no, kasi ang sabi nila, kulang po sa pag hindi po totoong kulang. Naghahanap lang po siguro tayo ng sobra-sobra. Huwag po tayong maghanap ng sobra-sobra. Sabi ko nga sa kanila, kung ang ating kakayahan ng bulsa natin ay 200 lang o 300 piso,
araw-araw, kasi yun lang kailang pusa natin, doon po tayo iikot. Yun po ang iikot sa mundo natin, 300 piso lang. Upang nang sa ganun, huwag po tayo ako na malungkot at mag-isip ng malalim dahil sumobra yung gastos natin. Ayun, so ito si Sir Bonnie, kasimple. Talagang service publiko ito. Opo. At sana marami pang pagkakataon na makagawa tayo ng mga ganitong misyon, ano? Opo. Na makakatulong sa ating kapwa. So, ito na lang po, huling mensahe na lang po para sa mga nakikinig sa atin, lalo na po ating mga sundalo, mga magsasaka, nandiyan na po lahat. Go ahead, Sir Bonnie. Yes, sa ating pong magsasaka, huwag po silang malungkot, huwag po silang mawala ng pag-asa dahil nandiyan po ang gobyerno, lalo na sa Pangulong Duterte's administration ngayon, ay ginagawa po nilang lahat-lahat ang kanilang makakaya upang nang sa ganun, maibsan yung sinasabi nilang pagkadukha ng ating mga farmers, lalong-lalo na sa countryside. Okay? Sa atin naman po mga, halimbawa, sa ating mga residente ng iba't ibang mga nayon, huwag po silang masyadong mapaghanap. Kasi po, maghihirap ka lang kung hindi tama yung ginawa mo. Yun po ang akin. Kasi, sabi ko nga, kung ang kakayahan ng bulsa mo ay hanggang 200 piso, hanggang 300 piso, dapat doon ka lang umikot. Huwag mo nang pasobrahan. Parang sa ganun, hindi ka po mamroblema at maging masaya ang buhay mo araw-araw. Yes, at sa ating mga sundalo, sa ating po mga sundalo, lalo ngayon, nakapanay. Imihikayat po natin sila na yung pagpapa-implementa po nila ng kapayapaan 2022 ay gawin po nilang makatotohanan ayon po doon sa nakasulat, ayon po sa datos na aming nakalap at aming napagkaisahan at napagkayarian doon sa pagpupulong ng bantay-bayanihan sa kapayapaan at ng national government sa ilalim ng pamunuan ng Pangulong Duterte and of course, ng bagong Chief of Staff ng AFP. So, panawagan po namin na sana ang tatlong grupong yan kasama ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan kasi ang Kapayapaan 2022 ay full whole approach yun. Yes. Kasama lahat sila. Tie up silang lahat. Kaya lang, ang lead lang po kasi ay ang AFP, ang OPAP, at saka ng isang civil society organization na siya naman pong tinatawag nilang tagabantay ng pagpapa-implementa ng mga ito na gustong implementa o ini-implementa ng national government. Sinisiguro po ng bantay-bayanihan sa kapayapaan ngayon na pag ini-implementa ito, wala pong mabalahurang karapatang pantao ng kahit na isang mamamayang Pilipino na naninirahan sa ating bansa. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you so much po. Good luck po and congratulations sa inyo po mga ginagawang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Maraming salamat at salamat good luck po. Bakit po siya nagkaroon ng kapansanan? Ano pong dahilan? Muscular dystrophy po. Ang kaso nung ba? Sa muscular. Ilang taon po siya? Muscular. Kayo po ang father. Father. Ito po yung kanyang papo. Ano kapansanan? Muscular dystrophy. Disease niya. Okay po. Okay po, ito po ay isang
matatawag nating huwaran siya, no? Kasi sa kabila ng kanyang kapansanan, ayan po, eh ito po siya, masaya po siya kasama yung kanyang tatay, di ba? At masaya rin po siya sa mga naging gift po ng Sogo Cares. Kapatid po niya? Ayan po ang kanyang mga kapatid, ayan, no? Maging masaya ka lang at palaging magdasal, ha? Maloy mo siyempre, walang imposible kay Lord Jesus, no? Pwede niyang palakarin ang hindi nakakalakad at pwedeng makakita yung hindi nakakakita. Basta magdasal lang palagi, okay? Okay, thank you sa'yo ha. God bless po. Kuya, God bless po. Okay, kasama natin si Belle. Ayan, ito si Nora, si Bonnie, at siyempre ayan po si Tess. Okay. Hello! Ano, masaya ka? Masaya ka sa gift mo? Opo. Ha? Opo. Sabi mo salamat. Salamat. Ayan po yung mga nakatanggap ng gift mula po sa Sogo Cares at saka mga sponsor. Ayan. Ano po ang kapansanan po niya? Hindi po nakakapagsalita din. Ah, siya naman. Wala po kapag niya. Ah. Ayan, natuwan-tuwa ang bata, ano? Sige, thank you! Na. Ayan, si Dave, okay. Dave, ano? Anong pilido mo? Soriano. Soriano, nag-aaral ka? Oops, don't look. Dave Soriano. Oh, Dave, oh. Sige, interview kita. Dave Soriano, saan ka nakatira? Amangbangan. Amangbangan, Pangasinan. Alaminos. Ayun, Amangbangan, Alaminos, Pangasinan. Ilan taon ka na, Dave? Mag-11. Mag-11. Nag-aaral ka ba, siya? Opo. Mm-hmm. Saan? Sa elementary school. Anong grade? Anong grade ka na? Mag-grade 6. O, sige. Dave, may pangarap ka sa buhay. Anong pangarap mo? Paglaki mo? Anong gusto mong maging?
Gusto maging teacher. Yes, okay. Thank you. Kayang-kaya yan, ha? Lagi lang magdasal. Thank you. Okay. Tinunan ko. Miguel!
kami ngayon. Siyempre, kailangan naman ng relaxation. Ayun mga pogi! Nasa tabi ko. Eh, Max! Hindi ito, oh. Kita niyo mga pogi. Ayan. Okay. Enjoy. Thank you. Thank you so much, Kiwanis. Thank you. Na matatagpuan sa Marta Island. Island. 100 Island. Island. Yan. Si Ate Nora. Tawag dito. Ito si Ate Saint Jessica. Hi. St. Marta's Island. Yun. Island. Ang opening pa daw nito, May 1. Tayo yung nauna, swerte naman natin. Yan. Asan na sila? Dito. Okay, nandito na po tayo sa pinakatuktok ng tinatawag na pilgrimage. Ito po yung magkakaroon ng opening sa May 1. Napakalaki pong ribulto po ng Sacred Heart yata ito. Ayan. Okay, ito po napakagandang view po ng 100 Island. Kagaya ng doon sa Lopez Island, bali tatlo at ang tatlo ng bahay. Magkakapit sa'yo. Magkakapit sa'yo. Yung mga bankero, alam nila yung mga island. Ito na yung ano, yung ganda dito. Engineer Ping, ng Kiwanis, nasan po tayo ngayon? Napakaganda po ito. Nandito po tayo sa Marta's Island. Marta's Island po ang tawag dito. Marta's Island ito, pero ginawang pilgrimage island na ngayon. Mm-hmm, okay. So, nandito po yung estato ng ating Holy Redeemer. Napaka-ang Holy Redeemer feet, po. Naku, no? Grabe, nakikita nyo ang taas-taas. 60 feet from kinakatayon natin. 60 feet yan, no? 60 feet? 60 feet. Ng Most Holy Redeemer. Oo, oh, yan. Okay. At dito, na ito, in-improve. O magkakaroon po tayo ng
Season of the Cross dito. Kailan po yun? May chapel. Yung kuna yan. Ah, okay. Gagawin na. So, ibig sabihin, papangpakit ka rito, may Station of the Cross. Yes, ayun. May Station of the Cross. And yung adjacent na island, magkakaroon tayo ng kundyan. Magkakaroon tayo ng chapel. No? May chapel may din chapel po. May chapel dyan at the retreat house. Ah, okay. So, yun ang kuna natin dito. So, kailan po ang opening po nito? Ang kuna natin, ang opening dito, sa May 1st. May 1, okay. Mayroon ditong misa, may mas dito, at siguradong maraming tao dito na pupunta kasi that is Labor Day at walang mapasok ng mga sa opisina. So, dadagsang mga tao dito. Ayan. So, sa susunod po na Holy Week, malamang po ito po ay dadagsain yes, ng ating ma'am. Mga kababayan kasi pilgrimage kompleto po. Merong Station of the Cross. Overlooking lahat ng mga overlooking. Napakaganda. Nakikita niyo po ang mga tanawin. Island na ito. Napakaganda. May pangalan po ba bawat island? Lahat ng island dito. Okay. Katulad po ng nakapokus tayo po ngayon. Ano po ang tawag yan sa yung island na yon na may struktura doon, opo, may building, po, that is Quezon Island. Ayun po, yung may struktura na yun. Mayroon pa island. Tayong dalawang zip line doon. Wow! Yung pong nakikita po natin na tore, ayun po. Ayun ano po ang Lopez Island. Lopez Island, okay. Yan ang yan. Asan po yung Kiwanis Island dito? Kiwanis Island at your back, andito. Andito naman daw po ang Kiwanis Island. So ano na po ang meron doon? Actually, ang kwan dyan, nagkatap kami ng island dyan, wala pa nga improvement dyan. Wala pa sa ngayon. Yan, sa ngayon. Okay, so ano po bang plano nyong ilagay dyan na attraction? Siguro, kwan, unang-una sa lahat, mag-irig kami ng kwan, mag-kutsa kami ng Kiwanis marker. Wow! Ayan, nakita nyo. Una, parang malaman nila na yung island na yon Kiwanis. Yeah. Pwede yung kwan, pwede yung mag-adap ng kwan dito, ng island. Okay, like kayo. Sir, mamili kami. Oo. Sa bandang medyo.